Isang mapagpalang umaga sa atin mga kapatid, mga kapwa ko Bicolano Oragon. For today's video, tayo po ay mag-YouTube tutorial about nga po sa SIM card registration. Pumunta lang po tayo sa atin Google Chrome. I-type lang po natin ang new.globe.com.ph.simreg. Pagkatapos natin pong i-type yan, pindutin po natin at i-next po natin mga kapatid. Dito na po tayo dadalahin sa atin second step. Dito na nga po, yan ang unang lumabas na home. Yan po ang ating pipindutin. At pakatapos po natin pindutin yan, i-next na po natin mga kapatid. Pakatapos po natin i-next, dito na po tayo dadalhin. Yan po sa nakalagay na interior mobile number at dyan po natin ilagay ang ating 10-digit number. Magsimula na po tayo sa 9, wag na po tayo magsimula sa 0. Pakatapos po natin ilagay, i-next na po natin, pindutin ang next. At dito na po tayo dadalhin sa verify your number. Magpapadala po ng 6-digit number or OTP. Pakatapos po natin ilagay dyan ang ating 6-digit number. Pindutin po natin ang next. Para dito na naman po tayo dadalhin sa panibagong screen na po na to. Ilalagay po natin dyan ang ating mga information. Dapat po totoo ang ating ilalagay para huwag po tayo makasuhan. Dapat po yung mga tama po ang ating ilalagay dyan. Pakatapos naman na po natin fill upan yan. Ayan po may mga box na yan. Dyan po tayo magpipili. Pindutin po ang next. Pagkatapos natin pindutin po ang next, dito na po ito dadalahin sa verify your identity. Mag-upload po tayo ng ating ID dyan at po mag-upload din tayo ng ating selfie na hawak ang ating ID. Pagkatapos po natin mag-upload ng ating mga picture, pindutin po ang next. Pagkatapos naman po, ayan na po, nakikita nyo po may mga ID na. I-blinard ko lang po yung iba kasi gawa na po, ID po yan ang aking anak at information nyo po yan. Pagkatapos pong mag-upload ng ID at ng selfie, pindutin naman po ang next. At dito na tayo dadalhin. Ayan pong may mga box na yan, ayan na tatlong box na yan. Pipindutin po natin yan. Pero bago po natin pindutin, basahin po natin para naiintindihan po natin ang ating pinipilapan. Pagkatapos po natin basahin at pagkatapos po natin pindutin, pindutin po ang next. At ayan na nga po mga kapatid, pinindot ko na po ang next at ayan na po naka-blue check na po mga kapatid. It means nabasa ko po at naintindihan ko pang aking pinipilapan na information ang aking. Pagkatapos naman po mga kapatid, ito na po isinubmit ko na po at dito na po ako dinala. Na ayan lumabas na po registration complete. So ibig sabihin po complete ko na po at na-accept na po ang registration ng aking pong anak. Kasi ako po ang nag-registered ng kanyang SIM card. So dito naman po ito dadalahin. Magpapadala po ng text na nagsasabi po na tayo po ay natanggap na or accept na po ang ating request sa SIM card registration. Kaya so ayun mga kapatid, huwag po natin kakalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog, at isang mapagpalang umaga sa atin lahat. Bye-bye! God bless you! Isang mapagpalang umaga po. Bye.